Yo, mga kapang sagutan! Ang ganda lang naman ang intro ko na yun. Yo, mga kapang Sam! Ethan Bebe Boy at kasama po siya sa aming vlog for today. So, kung nakikita niyo po siya, siya'y nakasando na white at nakaklot diaper. Yo, mga kapang, so for this video or vlog, papakita lang namin kung paano i-organize ni Boss Amo Mapagmahal ang stuff ni Ethan. Stuff ng aming baby. So, yung mga gamitan. Diba? So, alam nyo na yun. So, ito. Tara, pakita natin. Wait lang. Okay. May mga nadagdag lang siya nung 4 months siya. So, mag-start tayo dito sa pinaka-taas. So, meron kaming orasan. Kasi, para pag nagising ka ng madaling araw, alam mo kung anong oras na siya. Kasi, siyempre, kailangan ko i-monitor yung feeding niya, feeding time niya. So, siyempre, dahil ano meron dyan? Tayo, ano yan? Ano meron yan? Tayong notebook. Okay. Ginamit namin to hanggang siguro 3rd month ni Ethan. So, pakita ko anong nakalagay dito. So, nakalagay dito. Yan. So, yung time. Tapos, kung breastfeed siya. Kung nag-battle siya or nag-direct latch siya. Kung gano'ng kadami. Tapos, kung nag-formula. So, hindi mo siya nagpo-formula. Kung may ihi siya. At kahit kung may pupo siya. Tapos, syempre, minamonitor din namin yung temp niya every morning and evening. So, yun. So, ginamit namin to hanggang 3 months niya. Ngayon, hindi na natin ginagamit. Kasi, nagpapadede na lang kapag kailangan niya. So, eto, meron kaming water dito kasi hindi kami gumagamit ng wipe. Pag naglilinis kami ng pupo ni Ethan. So, anong ginagamit natin kapag naglilinis kay Ethan? Nagpapalit kami ng diaper. Eto. Bumibili kami ng bulak tapos ginagupit namin siya ng ganyan. Yes, kami. Gumin nagupit natin ito ng ganito. Ganito siya kaliliit. Okay. Yan. So, ganito siya. Yan, tapos, itong tubig na to, warm water to, tapos nalagay lang siya dito. Tapos, isasagustan mo dyan. So, hindi kami gumagamit ng wipes. Ito. Bakit nga pala hindi tayo gumagamit ng wipes? Kasi dito ko ni Mama. Kasi, ewan ko, kasi mas clean niya tayo. Eh, hindi ko sure. Basta sa, may chemical lata ang wipes na parang. Hindi ko sure. Yung tinuro ko si ni Mama. So, water lang. Kasi nakakalinis naman talaga yung kahit water lang. So, yun na warm water. Warm water, syempre. Okay. Warm water. Tapos, eto, may alcohol lang kami dito. Tapos, yes, always alcohol. Always sanitize your hands. Eto yung may bumibili ng big scoop, mga kapang. So, balik tayo. A few moments later. Wow! Yo, mga kapang. So, nagbabalik tayo. May bumili lang ng big scoop. At kung interesado kayo bumili ng big scoop ice cream, umorder lang kayo dito. Teneng. Okay, back to the vlog. So, okay. Ito ginagamit namin paglilis ng dila ni Ethan. Ano yan? Ano yan? Hindi alam yan. Dutan ng... Anong ilalagay natin dyan? Ito. Oh. Kasi palinis ng dila-dila. Maghihinaw ka, tapos ilalagay mo lang yan dyan. Tapos warm water, isusot mo dito, babasain mo lang. Tapos linisin mo na yung dila. Okay. So, ganyan natin linisin yung dila ni Ethan. Bakit daw nililinis ang dila? Kasi may nag-iipon ng mga white na milk. Ano ng milk? So, ito okay. Yung cellphone ni Ethan. Ginagamit... Ah, si Ethan may sariling cellphone? Grabe. Ginagamit namin yung flashlight sa gabi. Ganun ayun lang. Hindi lang, nag-cellphone lang siya dahil may dahil sa flashlight. Kasi natin may music din yan. Okay, yan. So, parang lamp lang namin siya sa gabi. Pag-ising, kita mo yung oras. Yan. Ganyan ang setup namin tuwing gabi po. Yan. So, pwede niyo pong gayahin kung may makuha kayong magandang technique. So, off na natin. Tapos, ito, mga bote ni Ethan, hindi naman namin na siya masyado binagamit kasi direct latch na siya. So, pag mga lalabas lang, kung may importante lakad, yun, saka lang siya nagagamit. Tapos, ito yung bulak na pangkunan. So, yun yung first layer. At ito pala yung lampin. Siyempre, pagpapalit ka ng diaper pa muna. Okay. Yun. Next layer. So, next layer,
meron kami ditong disposable diaper. So, dahil 1 week na umuulan, nawalan po kami ng cloth diaper. As in, nawalan po kami. Ay, bless you! Nawalan po kami ng cloth diaper. So, bumili kami ng disposable. So, meron kami ulit na stock na ganyan. Dino kasi kami, po, panay ulan, di po nakakatuyo ng cloth diaper. So, napilitan kami bumili. Kahit labag sa loob ko. Okay. Umaga-umaga. Kasi umasa siya. Nag-iinit. So, ito, box to. Pag maliligo si Ethan, pinapull out ko lang to. Tapos, papatong ko dun sa crib niya. So, ang laman nito, so, ito, meron kami thermometer kasi nga, everyday namin ko yung check yung temperature niya. So, ito, meron kaming digital. Tapos, yung gunting niya na panggupit ng mga bulak. Tapos, meron siyang nail cutter. And yung mga ball pen na pangsulat dun sa notebook niya dati. Tapos, meron kaming Calmasef tin. Ano yung Calmasef tin? Sa rashes. So, sa rashes, sa puwet. Yung mga pula-pula, no? So, ito yung ginagamit namin, guys, sa mga pulang puwet. Yeah. Tapos, meron kaming alcohol dito. Tapos, ito lang yung nakuha natin sa, saan ba ito? Sa PCMC, hospital. Sa hospital. Okay. Lalagyan niya ng alcohol. Kasi kapag maliligo si Ethan, meron siyang tatlong, ipakita madali, okay, tatlong cotton buds. Okay. So, meron kaming tatlong cotton buds. Yan. Ito, yung panglagay niya, if ever may rashes siya, iyan sa Calmasef. Tsaka yung panlinis sa ganito, sa kamay. Ito ulit yan. Yan. Okay. Tsaka yung nililinis yung gitli-gitli ng mga kamay, yan, yung ginagamit. Calmasef team, guys. Gamit lang ng cotton buds. Ito, sa ano lang, sa gitli-gitli, iyan yun lang sa tubig. Nalilinis naman yan. Tapos ito, nilalagay namin dito, tapos alcohol. Panlinis to ng pusod niya. Pusod. Tapos yung last naman, ito panlinis ng tenga. Hindi sa loob ba, yung sa labas lang. Nalagyan mo lang ng oil para so natutunan lang namin na hindi nalinisin ang loob ng tenga kasi guys, masama nga. So labas lang. Labas, okay. Tapos oil lang. Para lang hindi siya magkaroon ng libag. Libag. Yon. Tapos ayun. Yung last layer na meron? Hindi pa, ay, hindi ko pa ba tapos? Sorry. Okay. Tapos ito, may tissue. Yan. So bago maglalagay ka ng cotton buds, nakahilera yan dyan pag nilagay mo. Pag maliligo ka. Tapos, meron kaming eto, may cold fever kasi nung may vaccine si Ethan na nakakalagnat. So, yan yung ginagamit. Tapos, eto, may hot compress din. And yung wipes, if kailangan. So, hindi naman namin yung ginagamit everyday. Tapos, eto, yung lotion yan, nagginamitan namin siya nung 4th month niya lang. Nung sinabi ng Pedro na okay naman. Tapos ito yung mga gasa panlinis ng dila. Oo, oo. Okay, wait lang. Mga nakalagay sa mega malunggay na box. So, nirecycle ko lang yan. Para mas organized lang. So, yun yung second layer. So, nandun tayo sa third layer. Last na. So, ito. Ano lang naman to? Shampoo niya. Shampoo niya. Cetaphil din. Tapos ito yung oil niya. Pag maligo. Ang galamin namin bago maligo. Opo. Wait lang. Opo. Tapos, again, hindi nga kami gumagamit ng wipe. So, bulak ka lang talaga, water. So, yan. So, same, bumili kami ng rolyo na malaki. Tapos, kinakat lang naman siya ng mas malaking hati. Para magamit niya, panigo. So, ito. Mga gamit na. Gamit na. Ay, mga gamit so, na. So, ito, nilagyan ang mga gamit na. Ito yung kanyang panagay sa likod. Tapos, yung cloth diaper niya today. Tapos ito, changing pad lang. So, pag nagpapalit kami ng diaper ni Ethan, magkaganan. Tapos, pag pinunasan mo, pupunasan mo na siya ng pet niya. Papalagin ng bago. So, yun lang po. So, yun lang that's po it. Ang bakit wala daw cloth diaper? Dahil ang cloth diaper niya ay dan-da-da-da. Puno, alos puno na po yan, so, yung dahil mga gamit ng iba, nasa labahan lang. Ang ano ko ng cloth diaper ay per brand, kasi depende siya sa kung anong yari. So, ito, mga PUL to. PUL to. Tapos, ito, mga hybrid fitted. So, ito, mga pang-presto type ko yan. Tapos, ito yung pang, ito, pang night ko to, yung Echo Boom. Tapos, ito yung Alba, sa morning. Tapos, presto time. Tapos, gabi. So, morning to, papalitan niya sa morning, tapos presko time ulit, tapos magna-night na siya ng Echo Boom. Alright! That's it! I hope tulad kayo. Okay, so guys, napakalaking tulong nitong trolley na to sa amin. Ay, oo. Dahil, okay, meron pa daw siya yabol.
paglalabas. Sobrang solid talaga ng trolley na to. Kasi hindi kami nagsistay sa room. Sige nga, labas mo nga. Hindi talaga kami nagsistay. Sige nga, paano gagawin mo? So, pag morning, pagkagising namin, lalabas na namin po. Okay. Yan. Okay, sige, labas ka talaga. Okay. Yan, ganyan. Okay, yung crib niya. Oh, adi lahat na ng gamit nandun na. Oh, pasok ka ulit, pasok ka ulit. Nagulat siya, may camera. Actually, yung crib namin sobrang sulit din kasi doon nagbibihis si Ethan. Pag naliligo, doon din siya nag-aayos. So, hindi lang siya pinapasok dito kasi nagpo-post sleep siya sa amin. Pero sa labas, sobrang gabi niya. Pag magtutulog din siya, doon din siya natutulog minsan. Yun. Alright. Okay, okay. So, that's it mga kapangs. Kung may natutunan kayo dito, don't forget to like and subscribe naman at click nyo na din yung notification bell para good vibes tayong lahat. Alright, see you sa mga susunod na videos!